pagpunta ako ng city. Mag-harvest ay hindi biro. Masarap mag-harvest ng dami ng sili. Ayan guys, marami pang tinula. At ito yung ampalaya. Ang ganda ng view, puro green. Jalapeno peppers. Kunin ko na rin yung ampal, papaya. Kasi siguro bawasan ko sa taas. Diba, pag may tinanim, may aanihin. Ito ang garden ng isang Bicolana. Puro peppers. Puro sili. Kasi Bicolana eh, kaya puro sili. Yan si Miss Silly Queen. Nag-harvest na ng kanyang superpower. superpower food. Diba? Dami na oh. Doon naman tayo. More peppers to harvest. Here we go. Here we go guys. Enjoy the garden. This cutie bell pepper is the hottest. The hottest chili. It's like a bell pepper farm here. And a little bit of mint or nana. And another bell pepper on that corner. With white flowers. Manay Beth! Dahon muna ang harvest namin, tsaka naman yung mga bunga. Nasa Bicol po kami. Nasa Bicol. Hello mga Bicolandia. Hello taga Bicol. Kumusta ka mong gabos dyan? Magang nabud na, nabibilot na tuloy ako mag-Bicol. Dito po ang version ng sili namin. Medyo malama. Ito, parang ano siya, Granada. Iwan ko, sabi jalapeno daw to, jalapeno. Jalapeno peppers. Jalapeno, jalapeno. Jalapeno sa Mexico. Yan. Pang tinula, dahon ng ano, sili. Tapos mag-harvest pa kami ng malunggay. Tapos yung malunggay pa-harvest pa natin. Sayang ito. Ano na yung dahon? Second part. Mag-harvest na rin tayo nitong malunggay. Yan guys, ang malunggay. Tingnan mo, nandito kami sa Lebanon. Sa Bicol ng Lebanon. Sa Bicol ng Lebanon. Yan po ang malunggay. Diba guys, pag may tinanim ka talaga, sigurado may aanihin ka. Yummy, yummy. Pang tinula, tsaka pang kinunot guys. Kinunot sa pagi, kung alam niyo yung pagi. Pati ba yung sa dulo pwede nang tanggalan siya? Oo naman. Pero yung dami, na, dami kaya nito pag nang buwan. Pero wag mo ubusin kasi makakalbo na. Wag mong kalbuhin lang. Itira na. Bala, habibi. And it will... You cannot reach it up. Because in winter, habibi, we need to go... How you reach it up? No. I will leave it that one. For next month, I will harvest. Oy.
Yung nasa taas mag-last pa yan. Oo, yung mga nag-yellow yung nasa baba, yeah, yun ang yun. Ano nga ba yung tula sa malunggay? sa Daura daw, sabi ni Jane, ang limang tangkay nito is 100,000. Eh? Oo. Di ba sabi niya nung, ano, nung party na? Limang tangkay, 100,000. Grabe na, kasi nagiging popular na ngayon ang malunggay sa mga foreigner. Dati sa Pilipino lang yan, di ba? Ngayon, naghahanap na din yung mga foreigner, mga Lebanese na ganyan. Dahil sa health benefits daw. Ginagawa lang kasi nila, hindi ano, panggulay. Ginagawa nilang ano, tea. Ah, pwede rin. Di ba may moringa tea? Sa supermarket, makakita ka ng moringa tea. Ayan po, kalbo na yung malunggay. Ayan, kalbo na. Pwede pa ba yung yellow? Hindi na. Yung yellow, hindi na ata. Ayan guys, tignan niyo, oh, ang dami kong na-harvest. Ayun pa doon sa kabila, meron pa. Okay nga, hawakan ko. Parang bouquet. Ito. Hindi mukha. Ito pa. I-harvest ko na rin. And more of malunggay. More of moringa or malunggay. Kahit yung bulaklak, pwede siguro ihalo, ano? Or iwan ko lang yung bulaklak. Pwede yata. Oh. Wala kung sasabay yung ano. Yung mga may padede. sa may mga padidi dyan, gataan nyo lang guys. Pwedeng-pwede. So, iwan natin yung ano, bulaklak. Kasi pag nagbunga yan, pwede rin magulay. Ah, di ba yung bunga niyan beans din? Parang beans? Parang beans nga, di ba? Ginugulay na. Ginugulay din. Tapos next week naman yung dahon ng ampalaya. Ayan guys. Bunch of malunggay. A bunch of malunggay. So para lang kami nasa Pilipinas guys. Kung bibiling ko to nasa 1 million na to. 1 million lira. Sa Lebanese pound. Sag ang gold. Bye-bye. Panggulay na namin at pang tinula tsaka pang tinunot. Nasa Bicol kami ng Lebanon. Bicol ng Lebanon.